Play TV. Sibak ang lahat ng pulis sa Manila District Police Office Intelligence Operations Unit, DPIOU, dahil sa ginawang robbery extortion ng limang nilang kasamahan. Ang mga suspect, nilimas ang kita ng isang computer shop, itinabi pa naman niya ng may-ari bilang pangmatrikula ng kanyang apo. Tingnan MPD, inilabas ang larawan ng mga pulis na sangkot umano sa robbery extortion sa Sampaloc, Manila. Kabilang sa mga pulis na pinaha-hunting ni MPD Director Jen Dizon ay sina PSSG Ryan Pakulan, PSSG John Erwin Isaac, PCPL John Kabukol, Pat John Lester Pagar, Pat Jeremiah Pascual at isang Monay Santos. Base sa reklamo ng may-ari ng computer shop, anim katao ang pumasok sa shop na kapwa mga armado at nagpakilalang pulis, subalit walang ni isang uniformado nagsagawaan nila ng anti-illegal gambling operations at sinabing subject ng grupo ang naturang lugar. Hiningan ng 40,000 ang may-ari ng isang computer shop at hinihingan pa ng lingguhang lagay. Bago umalis ang mga pulis, tinangay pa ang 3,500 na pera sa counter at ang hard disk drive na naglalaman ng CCTV footage sa lugar. Nang gabing iyon, umabot sa 43,500 kabilang ang 3,500 na pera sa counter table ang tinangay ng limang pulis na may kasamang isang babae na nagsilbing police asset sa kanilang bangkito operations. Kinalawit rin ng grupo ang 1,500 GB hard disk drive na naglalaman ng kopya ng LCCTV footages ng ilegal na aktibidad ng grupo bago umalis ng computer shop. Nang makarating sa opisina ng MPD Station 4 ang insidente ay agad din umaksyon ang station commander na si PLTCOL Wilson R. Villaruel na agad nagsagawa ng CCTV backtracking at follow-up operation kung saan nakilala ang mga tinaguriang Bangkito Boys na salarin na sina PSSG Ryan Pakulan E. Tagle, PSSG John Erwin Isaac E. Santiago, PCPL John Mark Dabukol E. Gonzales, Pat John Lester Pagar E. Reyes, Pat Jeremiah Pascual E. Sesma, kapwa mga miyembro ng PNP na nakatalaga District Police Intelligence Operation Unit, Manila Police District Ermita, Manila, at isang babaeng police asset na si alias Monay Martinez. Kaugnay nito, sinibak sa pwesto ni MPD DDP, B. Jen Dizon ang lahat ng miyembro ng DPIOU na inilipat sa admin holding section habang inilalatag ang armen case at criminal case sa limang suspect. Kaugnay nito, seryosong babala ni PB Jen Dizon sa mga pulis Maynila na nag-iisip gumawa ng ilegal na aktibidad na maghain na lamang ng kani-kanilang resignation kabilang ang limang pulis na nahaharap sa kasong robbery extortion na subject na ngayon ng Special Investigation and Tracker Team. The MPD is committed to further step up on the campaign against rogues in uniform and the intensified implementation of internal cleansing program of the PNP. We will not tolerate any illegal activity of our policemen. Rest assured that the MPD will properly act with due process on all complaints against erring police personnel. P. B. Jen Dizon said. Panawagan rin ni Jen Dizon na tiyakin ang maayos na pagtupad ng tungkulin at pagbibigay ng kalidad na serbisyo sa ating mga kababayan kasabay ng pamumuhay ng payak, pagiging kontento sa mataas ng sahod at isiping maigi ang kapakanan at reputasyon ng kani-kanilang pamilya upang hindi mangganyo sa anumang temposayon o ilegal na aktibidad.